Muli po, magandang araw sa bawat isa na kasama ko pong nag-aaral ng salita ng Diyos. We have fellowship with God and we have fellowship with one another. So ang topic po na aking tatalakayin sa kakataong ito ay thoughts on Christian fellowship. Mga kaisipan tungkol sa Kristiyanong pakikipag-ugnayan o pakikisama. Bilang isa pong pastor ay nakita ko po ang pangailangan ng bawat kaanib ng ating church para sa isang matapat na pakikipag-fellowship sa isa't isa. Nang magsimula po ang pandemic, halos lahat po ng fellowship na meron tayo sa church, ang men, ang women, at maging ang mga youth, at yung mga Bible study groups natin, at yung ating pong outreaches ay nahinto. Naputol na rin po yung karaniwang mga ministries natin tulad ng Sunday school. At nakita ko po yung pangailangan ng fellowship. Kaya po salamat sa Diyos sa kanyang biyaya ay napasimulan po natin ang pagtitipon ng mga kababaihan. Ako po muna yung nag-facilitate ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kalaunan ay tinake over na po ni Sister Fe ang pangunguna sa pag-aaral ng mga kababaihan. At sumunod po dito yung mga kalalakihan natin at hanggang ngayon naman po sa biyaya ng Panginoon, bagamat kami po ay nag-e-expect pa rin na madagdagan pa ang bilang ng mga kalalakihan mo, dadalo sa lingguhang fellowship natin ng pag-aaral ng salita ng Diyos. At sumunod po sa kalalakihan ay ang inyo pong lingkod ay nagsikap na mga kabataan naman ay ma-revive, magkaroon din ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos, ang fellowship. At maganda po yung umpisa, maraming umaaten, pero kalaunan ay medyo nahinto. Hanggang sa ngayon po, nangangailangan po ng inyong mga pananalangin, ang ating pong sama-samang pananalangin ng mga kabataan natin, para makita din po nila yung kalakahalagahan ng lingguhang fellowship nila sa isa't isa upang hindi po sila manghihina sa kanilang pananampalataya. Nawa po ay manumbalik sila sa fellowship upang maging malalim ang kanilang kaugnayan sa ating Panginoon. So, atin pong tingnan ang kalagayan ng ating church sa panahong ito, sa panahon ng pandemya. At ako po naniniwala bilang inyong lingkod ay nakita ko po ang matinding pangailangan ng matapat na pakikipag-fellowship ng bawat isang kaanib sa iglesia. At halos ating pong makita na parang mabibilang mo talaga sa daliri yung mga matatapat pong nakikipag-fellowship sa pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing araw po ng Linggo. Ano po? So kaya ito po yung paksa muna ng aking pansamantalang tatalakayin upang maipaunawa natin kung gaano kahalaga ang fellowship na ito na meron tayo sa Diyos at sa isa't isa bilang kanyang mga anak. So kapag pinag-uusapan po natin yung salitang fellowship, ano po kaya ang nasa isipan natin? Siguro, iba sa atin, mag-iisip, pwedeng sabihin fellowship na yung magkasama kayong magkape sa Starbucks, o fellowship na rin masasabi yung kayo ay nagkukwentuhan, kayo ay masaya, o may mga fun kayong ginagawa katulad ng paglaro o sama-sama kayong nagkakainan. Siguro karamihan sa atin ganun lang ang ating pananaw sa fellowship. At maaaring isama pa rin natin dyan yung magkakasama nag-outing o naglalaro ng basketball o kaya naglalaro ng badminton. So ganyan po marahil ang nasa isip natin tungkol sa Christian fellowship. Para po sa maraming mga mananampalataya, kabilang po sila sa Christian fellowship dahil naroon po sila sa mga social gathering, social activities. Ngunit hindi po ibig sabihin na sila ay tunay na may fellowship dahil po doon sa activities, sapagkat yung activities do not make up a true fellowship. So sabi po ni J.I. Packer, and I quote, ang salitang fellowship ay isa sa dakilang mga salita sa bagong tipan. Ito ay napapahiwatig ng isang bagay ng mahalaga sa kalusugang espiritual ng isang mananampalataya
at sentro rin naman ng tunay na buhay ng church. So mahalaga pala yung Christian fellowship. So hindi lamang yung kukwentuhan kayo, nagkakape kayo, naglalaro kayo together, nakakainan kayo together, nagsisharing kayo together. Hindi lamang pala yun ang halagang kahulugan ng true Bible or biblical Christian fellowship. So ngayon, itanong natin, what is a true biblical Christian fellowship? So tingnan po natin yung isang talata sa aklat po ng mga gawa sa Acts chapter 2 verse 42, and this is about the early church in Jerusalem. Sabi po sa Acts 2:42, and they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. So in this verse, we find that the young church was devoted to, number one, the apostles' teaching or yung mga doctrinal teachings and learning, and to the breaking of bread, of course, the one of the two sacraments, and then to prayers. So yung pong tatlong mahalagang aspeto ng buhay ng isang iglesia na umiikot sa pag-aaral ng salita ng Diyos at pagkasagawa ng mga ordinansa o sakramento at sa pananalangin. Yun po yung magandang makita natin sa true biblical fellowship. Apo. So, ito pong mga unang mananampalataya na to sa Book of Acts. Their fellowship is not primarily about making friends and enjoying food and music and fresh air and taking a rest. More than that, mga kapatid, yung pong tinutukoy ko na ito, ito po yung mga secular na pananaw sa kahulugan ng salitang fellowship. So, sa halip po, ang Christian fellowship ay mas malalim kumpara sa mga life sharing, life coaching, and vision casting ng mga pagtitipon. Higit na mas mahalaga kaysa sumama sa campaign rally ng isang politiko o kaya ay sa pagtitipon ng mga negosyante. Kasi fellowship din po yon. Pati yung mga nagsasabong, mayroon din silang fellowship. Pero ano ang kakaiba dito sa true biblical Christian fellowship? So tingnan natin, ano ba yung kahulugan ng salitang fellowship na ginamit sa banal na kasulatan at bakit naiiba ito sa ibang mga fellowship? Sa Greek, ang kahulugan po nitong salitang fellowship ay participation mula sa salitang koinonia, na ang kahulugan ay participation, the close association between persons, emphasizing what is common between them to share a common life. So pagka tinin natin ang biblical meaning ng koinonia, ito ay sharing a common life. Participation, pakikibahagi talaga, close association between person. So, malalim na pakikibahagi, pakikisama, pakikipag-ugnay, malalim na pakikiisa. Yan po yung kahulugan ng biblical fellowship. Ano po? So, ang Christian fellowship po ay two-dimensional. Meron tinatawag tayong vertical fellowship, referring to our relationship with God, the triune God, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. And we have also the horizontal fellowship, referring to our fellowship with our fellow brothers and sisters in the Lord. So let us read 1 John 1 verse 3. Dito, pinapahayag ni John na si Jesus, who was manifested in the flesh, pagdating sa verse 3, sabi niya, that which we have seen and heard, we proclaim also to you, so that you too may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. So, upang kayo ay magkaroon ng pakikisama sa amin, at ang ating pakikisama ay sa Diyos Ama, sa Anak at sa Diyos Ama at sa Anak, sa Panginoong Hesukristo. So, yun po yung vertical, relationship with God or fellowship with God, and then yung horizontal, fellowship with fellow believers. So, yung pong horizontal fellowship ay sa pagitan natin mga mananampalataya, samantalang ang vertical fellowship ay sa pagitan natin at ng ating Panginoon. So, ito pong fellowship na ito ay nagpapatunay nga po na tayo tunay nga mananampalataya. Kapag meron tayong two-dimensional fellowship na ito.
Kung wala pong vertical fellowship ang tao sa Diyos, hindi po siya kabilang sa pinag-aharian ng Diyos, hindi pa po siya anak ng Diyos, wala pa po siyang fellowship sa Diyos na siya naman pong pundasyon ng fellowship ng mga mananampalataya sa isa't isa. So kahit pa siya ay deboto, masipag sa pagdalo, pero kung hindi pa po siya o kung wala pa po siyang vertical relationship or fellowship with the triune God, eh void din yon, wala din pong saysay yung fellowship niya sa horizontal. Kasi yung pong vertical, yun po yung pundasyon ng horizontal fellowship na meron tayo. So mauna muna yung vertical, kinakailangan yun muna yung matiyak natin. Naalala ko yung mga kababaihan during the teaching of Sister Faye, naririnig ko lang sa kanilang Bible study. Sinasabi nila na kapag ang kaugnayan mo sa Diyos ay malapit, ay ito'y makaka-apekto rin sa iyong kaugnayan sa kapatiran. So if you are close with your relationship with God, magiging close ka rin sa iyong kaugnayan sa kapatiran. Kayo, kapag ikaw ay malayo ang kaugnayan mo sa Diyos, may problema. May problema ka rin sa iyong kaugnayan sa kapatiran. And I really thank the Lord for that insight na kanilang pinag-aaralan. So yung horizontal ay nakadepende yan sa vertical fellowship. Ano po? So yung horizontal fellowship natin, ano ho? Ay sa pagitan natin ng kapwa natin mananampalataya sa church. At ito po yung ating pakikibahagi. Ito rin po yung ating participation sa buhay ng iglesia. Na sa ating participation, tayo po ay tumatanggap ng pagpapala at nagbibigay din ng pagpapala. Nagiging pagpapala tayo at tayo naman ay tumatanggap din ng pagpapala sa ating pagiging kasama doon sa fellowship sa church. Nakakapag-encourage tayo, at the same time na-encourage din tayo. Nakapagpapatibay tayo, at ganoon din naman pinatitibay tayo. Kaya po napakahalaga yung salitang koinonia, fellowship, kasi ito po ay mutual sharing, mutual obligation, mutual participation. No, so hindi ka po pwedeng nagsosolo ka lang, wala kang ka-fellowship. Kung ikaw ay kalalakihan, dapat kabilang ka sa kalalakihan. Kung ikaw ay kabataan, dapat kabilang ka sa kabataan. No? So yun po yung layunin natin, bakit kailangan natin maunawaan to, para lalo po tayo muling maging active sa ating pakikipag-fellowship. Kaya mahalaga po ang tunay na pagkaunawa sa fellowship, which means sharing. So sharing po ito, no? Yung fellowship na ating po pinag-aaralan. Sa ating vertical fellowship with God, the triune God, is sharing with us everything that He has and everything that He has done and will do and what He is doing. Lahat po ng ginawa ng Diyos nung nakaraan, yung ginagawa sa kasalukuyan at yung gagawin pa sa hinaharap, tayo po ay binahagi na ng Diyos niyan. God has shared all those things to us. Ano po? And so we take from God every spiritual blessing we have in the Lord Jesus Christ. Ano po? Ano po ba yung mga spiritual blessings na meron tayo in Jesus Christ? Nandiyan na po yung kapatawaran ng ating mga kasalanan, nandiyan po yung adoption natin, pag-ampo natin bilang kanyang mga anak, at nandiyan po yung promised eternal life na meron tayo. Yan po yung kahulugan o nasasabi nating nakapaloob doon sa pagbibigay sa atin, pagsishare sa atin ng Diyos ng kung ano meron siya. Ano po? At ano naman yung ating ipinapalit, or sabihin natin, hindi man ipinapalit, tinutugon, kasi sharing nga po ito, pinagkakaloob, sabihin natin gano'n. Dahil nga po binigay na sa atin ng Diyos ang lahat ng blessing of salvation sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo, ang share naman po natin sa fellowship natin sa Diyos, ito, yung daily thanksgiving, sa lahat ng pagpapala na atin pong tinatanggap mula sa Kanya, ano ba yung mga pagpapala na yan? Hindi lamang po yung buhay, yung lakas, yung kalusugan. Kasi kahit naman yung mga unbeliever, meron yan eh, buhay, lakas, kalusugan. Ano po, common grace yan. Pero anong kaibahan ng blessing na meron tayo? Yung exclusive promise ng forgiveness of sin. Yung mga unbeliever, wala sila nito. So, ipagpasalamat natin yan sa araw-araw sa Diyos.
forgiveness of sin na meron tayo, or remission of our sin through the blood of the Lord Jesus Christ. Ano pa? Daily assurance of God's promises. Daily revelations of God Himself. Whenever we read the scripture on a daily basis, God is revealing Himself to us. Ano po? Kaya yun po yung pagpapala na isinishare sa atin ng Diyos. Ano po? At tinatanggap natin mula sa Kanya. So magpasalamat tayo. Yun lang naman po yung magagawa natin sa ating pakikibahagi sa vertical fellowship natin sa Diyos. Ang magpasalamat sa Kanya palagi. Ano po? At atin po lakipan ng araw-araw ng pagtitiwala na tayo nagtitiwala sa ating Diyos Ama na Siya ay concerned sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Kahit doon sa ating mga kinatatakutan sa COVID-19, sa kamatayan, kasakitan, kahirapan, concerned po ang ating Diyos. At magagawa natin ay ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng ating kabalasahan at tayo ay masa po sa tulong at gabay, provision na meron ang Diyos. At ang mga bagay pong iyan ay atin pong ipinapahayag sa Diyos sa pamagitan po ng ating pananampalataya sa Kanya. Kaya po, yun po yung ating vertical relationship. Sharing, God has already shared His blessing to us. And ang magiging share naman po natin is magpasalamat sa Kanya, patuloy na umasa, magtiwala sa Kanya. Yun lamang po. Kaya yun po ang buhay Kristiyano na meron tayo. We have this fellowship with the Triune God, mga kapatid. At yun po ay pundasyon naman ng susunod na kaugnayan natin. Yun po ang horizontal. Meaning, yung kaugnayan naman natin sa ating mga kapatiran sa church. Ano naman po yung ating magiging share dyan? Well, ang magiging share po naman natin dyan ay yun pong ating buhay, okay? Yung ating buhay, yung mga kaloob ng Diyos na binigay sa atin, yun po ay magiging share din natin sa ating mga kapatiran. Ano po? So, una, kung sa Diyos, palagi tayong lumalapit sa Kanya, palagi tayong nagpapasalamat sa Kanya, lagi po di siyang nagiging malapit sa atin. At so, ganun din naman sa ating kapwa mananampalataya, tingnan po natin na yung pong pagtitipon sa church, ito po ay karaniwang masasabi nating family activity of the children of God. So kung palagi kang absent dyan sa family activity na yan, na naglalayong tumibay, tumatag, lumalim sa pagkakilala ang mga mananampalataya sa Diyos, eh hindi ka kabilang doon sa fellowship na nakikipag-sharing ka doon sa activity na binigay ng Diyos as means of grace for your personal and spiritual growth as well. Ano ho? So, tingnan natin yan. It's like a family activity of the children of God. Kaya huwag kang absent pag may prayer meeting, pag may Bible study, kasi yan ay family activity of the redeemed people of God. Ano? So, kung absent ka, either of the two, ikaw ay nagiging worldly, makasanlibutan, mapapasailalim ka sa disiplina ng Diyos kung ikaw ay tunay na mananampalataya. Or, ikaw ay hindi worldly Christian, kundi ikaw ay hindi pa talaga Kristiyano. Kaya hindi ka nakikipag-fellowship kasi wala ka pang buhay, wala pang tunay na kaugnayan sa Diyos. So, importante yan. So, anong nangyayari sa atin sa loob ng Christian fellowship? Well, ito po ang mangyayari sa atin. Sa pamagitan po ng Christian fellowship sa church, gumagamit po ang Diyos ng iba pang mga kapatiran, ibang mananampalataya, para tayo po ay i-refresh, i-revive, muling manumbalik yung ating pong kasiglahan at kalakasan sa pananampalataya sa pamagitan po ng pagtuturo at pagpapanalanginan sa isa't isa. So kung ikaw ay talagang hindi nagbibigay halaga dyan, ay hindi ka magiging matatag sa iyong buhay pananampalataya. Ano? Kaya sa Christian fellowship sa church, we also need to seek to gain and also to give. So dalawang aspeto yung Christian fellowship. We seek to gain, tayo ay nakikibahagi para tayo ay makinabang. At the same time, we also seek to give. Kaya nga ho, sharing eh. So, sharing. Pag sinabi sharing, kung anong meron ako, ibabahagi ko sa iyo. At kung ano yung meron ka, ibabahagi mo rin sa akin.
At yun po yung nangyayari sa Christian fellowship. Kasi yun naman talaga ang kahulugan ng salitang fellowship, koinonia, sharing a common light in the Lord. Ano ho? So, sa pamagitan ng Christian fellowship, nare-revive tayo, tumitibay tayo, na-encourage tayo. Kaya mahalaga yung participation natin. Naalala ko isang kapatid natin, si Brother Orville, nag-join sa amin sa men last Sunday. What an encouragement for us na makasama si Brother Orville, at talagang blessing siya doon sa aming pagtipo na nakaraang linggo. So, yun po yung dinadala sa atin ng Christian fellowship. We're not just there to make gossip, mag-usap ng kung ano-anong mga chismis labang kapatid na gano'n, kikapatid na ganito. No, it's not Christian fellowship at all. So, we fellowship around the world of God. Ang ating aim ay encourage, patibayin, palakasin ng isa't isa. Kaya mahalaga yan. So, sa Christian fellowship sa church, we seek to gain and also to share. Mutual ang fellowship, not just palaging giving, but also gaining. Kaya pag ikaw ay palagi nakikipag-fellowship sa church, sa iyong grupo sa women, sa iyong grupo sa youth, o sa iyong grupo sa men, you seek to gain instruction. At the same time, you also give others encouragement. No? Kaya importante, makipag-fellowship ka na kung isang taong ka nang hindi nakikipag-fellowship sa iyong church, sa Villa Carolina Bible Christian Church. Okay? Asahan ko yan, no? Inaasahan din yan sa atin ng Panginoon. Sabi nga po ni J.I. Packer, Christian fellowship is an expression of both love and humility. It springs from a desire to bring benefit to others, coupled with a sense of personal weakness and need. So, love and humility. Dahil mahal mo ang Panginoon, mamahalin mo rin yung iba. So, sa iyong pakikipag-fellowship sa kanila, you are giving them an encouragement. No, you are being used by God to strengthen their faith. At the same time, you know that you yourself also need such kind of encouragement. No, so it's humiliating to admit that you are also weak, that you need also other believer. Ano? Kaya napakaganda nitong fellowship. Ano? So sa iyong pakikipag-fellowship sa mga kapatiran sa church, alam mo ang na makakatulong ka sa pag-encourage sa faith ng iba, while at the same time, alam mo rin na kailangan mo sila upang matulungan ka rin nila at ma-encourage ka rin nila sa iyong Christian life. Kaya kung di ka active makipag-fellowship, manghihina ka sa iyong kaugnayan sa Panginoon, dahil ang layunin talaga ng Christian fellowship ay magpalakasan, magtulungan at magdamayan sa isa't isa sa ikauunawa at ikalalago sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya wag mong hayaang di ka nagiging blessing sa iba dahil sa iyong madalas na pag-absent. Palagi kang hindi makita sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Wag. Hindi yan ang disenyo ng Diyos sa iyo, kapatid. Kung ikaw ay talagang tunay na mananampalataya. Na ang layunin ng Diyos, ikaw ay maging pagpapala. At the same time, ikaw ay pagpalain din sa iyong pakikipag-fellowship. Na walang ibang layunin naman ng Christian fellowship, kundi ang magtulungan ng isa't isa ng mga mananampalataya para lumakas, tumibay sa pananampalataya sa Diyos. Kailan nangyayari ang Christian fellowship? Well, hindi lamang pag may laro, may mga outing, may mga gimmick, kung ano-ano, manunood ng video, yun lang, tapos kainan, popcorn, fellowship ba yun? Yun ang secular view tungkol sa fellowship. Pero ganito po, ito, mangyayari ang Christian fellowship sa mga kasabihin kong mga activity. Kapag mayroong dalawa o higit pang mga mananampalataya na walang ibang layunin kundi ang magtulungan upang lumakas at tumibay sa pananampalataya sa Panginoon, diyan nangyayari yung fellowship. Nag-meet up sila hindi para mag-chismis or kung ano mapag-usapan ng mga bagay tungkol sa politika. No. Kapag sila nag-meet up, dalawa o higit pang mga mananampalataya for the purpose of building up one another in the Lord. Yan ang tunay na Christian fellowship. So, mahalaga yan kapag naunawaan natin to, ano yung mga means ng Panginoon para mangyari yan? Well, of course, magkasama kayo nakikinig ng sermon, magkasama kayo ng ibang mga mananampalataya na nag-aaral ng salita ng Diyos, magkasama kayo ng ibang mananampalataya na dumalo, umaten ng prayer fellowship, at nag-i-encourage kayo ng iba na nanghihina sa pananampalataya, that is the true essence of Christian
fellowship. Hindi lamang yung mga superficial na kumustahan dito, kumustahan doon. Mas maganda lumalim pa. At ang iyong layunin is to encourage them, bumalik ka sa Panginoon. Ang nakakalungkot lang, ito pa bilang pastor, kalungkutan ng puso ko. May mga kinokontak ako, lalo na ang mga kabataan natin. Kinokontak ko sa Facebook, sa kanilang mga account. Hindi na po nagre-reply kasi ang layunin ko, maibalik sila sa fellowship. At yun naman po ang tungkulin ko, maibalik sila. Yung mga lumalayo ay maibalik, mapaalalahanan. May mga pinapaalalahanan ako na kailangan nila ang dumalo sa mga pagtitipon, pero wala po ako naririnig na tugon. Wala po ako naririnig. As in, parang nakipag-usap po ako sa pader. Nakakalungkot, di po ba? Naturingan tayo mga Kristiyano, pero we neglect this invitation of meeting together for building up one another. At nangyayari yan kapag katunay yung fellowship natin. Kaya kung tayo ay nag-attend ng Bible study, nag-prayer fellowship, naging college tayo sa mga nanghihina, mananampalataya, yan po yung means of grace para tayo ay masabing may tunay na Christian fellowship. So ano maaaring maging hadlang sa Christian fellowship? Kung ikaw, tatanungin ko, ano maging hadlang? Bakit hindi ka nakikipag-fellowship? Ito, merong tatlo kong babagi. Una, maaaring tingin mo sa sarili mo, you are self-sufficient in your spirituality. Self-sufficiency, ibig sabihin nito, yung kaisipang naniniwala na hindi mo na kailangan pantulong ng iba sa iyong buhay Kristiyano, sa iyong paglago sa buhay pananampalataya. You are already sufficient in yourself and by yourself. Kaya hindi ka nakikipag-fellowship. Yan ang tingin mo sa sarili mo. Pero alam ko, sabi ni John Wesley, ganda itong quote niya, sabi niya, "There is nothing more un-Christian than a solitary Christian." Ulitin ko po yun, sabi ni John Wesley, "There is nothing more un-Christian than a solitary Christian." Ibig sabihin, yung pagiging mapag-isang Kristiyano, masyadong individualistic, hindi nakikipag-fellowship, un-Christian yan. Sapagkat hindi ganyan ang tunay na Kristiyano. Ang isang tunay na Kristiyano, alam niya kung anong pamilya siya kabilang. Diba? Kung kanino siya pamilya kabilang. At hindi siya hihiwalay doon. Yan. So, kung ikaw ay self-sufficient, yan ang magiging hadlang para ineglect mo ang pakikipag-fellowship. Pangalawa, yung tinatawag na bitterness. Alam mo yung bitterness, kapaitan. Maaring may mga karanasan ka sa iyong pakikipag-ugnayang pantao sa loob ng iglesia, sakta na yung damdamin, nagkaroon ka ng bitterness, kapaitan, ayaw mo nang masusugatan ang iyong damdamin, kaya ayaw mo makipag-ugnayan sa mga kapatiran kasi nasaktan talaga yung damdamin. So, nagkaroon ng bitterness at nagkaroon ka ng galit na hindi mo naman maihingi ng tawad sa Panginoon. And so, ang ginagawa mo, sa halip na makipag-fellowship ka, hindi ka na makikipag-fellowship kasi nandun yung bitterness. Pag nakikita mo yung tao doon, ayaw mo na umaten. So, yan ihadlang sa iyong fellowship. At yan ay gawa ng diablo. Kailangan mong hingi ng tawad dyan. Sapagkat yan ang magdi-destroy ng ugnayan mo sa Panginoon at ng kaugnayan mo sa mananampalataya. Nais kong basahin ang sabi doon ni Paul sa Ephesians 4:31, sabi niya, "Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you." So, tanggalin niyo yung kapahitan. Hindi yan makakatulong. No? At manumbalik ka na sa Panginoon at maging sa iglesia sa pakikipag-fellowship. So, una, self-sufficiency. Pangalawa, bitterness. Pangatlo, panguli, ay elitism. Ano ba elitism? Well, yung elite. Pag ito yung nauso sa church, madidestroy talaga yung fellowship. Ano ibig sabihin dito? Yung bang superior attitude or a sense of exclusiveness. Sila-sila lang nagpe-fellowship. Ini-chapwera nila yung hindi kabilang sa kanilang circle. Yan po ay isa sa mga magdi-destroy ng true fellowship. No? Kaya kung kayo ay member ng small group, dapat you will always look to the large group. Huwag mong gawing isolated yung group mo. Kundi lagi kang kabilang dun sa
large group, meaning the whole of the church, membership of the church. Ang layunin mo ay magpatibay ng lahat. Kung yan ang elite group na yan, eh magwawasak naman ng reputasyon at ng relasyon ng iba, mabuti ay siguro maganda. Eh, huwag na natin ipagpatuloy. Sa halip, magbuo tayo ng kung saan eh, ang grupo natin ay, walang exclusivity, walang tinatangi, walang nicho pwera. Sa halip ay nagkakaroon tayo kasi mag-aaral lang naman. I'm not talking about kind of fellowship that is okay, kaibigan mo, kasama mo sa pagpunta sa isang lugar, it's okay. Pero yun talagang magkakaroon kayo ng isolated, kayo lang nagbabible study, kayo lang nagpe-pray and meeting, yan po ibig sabihin ng elite group. Hindi magiging maganda sa iglesia. Okay, so in conclusion, nais ko po magwakas sa tatlong bagay. Na ito po yung hamon ko sa bawat isa sa atin, mga kapatid, sa Villa Carolina Bible Christian Church, kayo ka-fellowship ko at ka-fellowship ninyo ako. Kahit tayo may pandemic, huwag tayong hihinto sa pag-fellowship. Ano po? Conclusion, una, we need fellowship. Dahil wala namang sino man sa atin, mga kapatid, na already spiritually sufficient. Wala. Sino makapagsasabing, alam ko na lahat. Kontento na ako. Alam ko na kung paano harapin ang mga problema ko sa buhay. Parang sinasabi mo, hindi mo na kailangan ang church. Kaya kailangan mo ang fellowship. Kasi you are not sufficient, spiritually sufficient. Kailangan mo na magtuturo sa'yo. Andito kami para turuan ka at kayo naman nagiging pagpapala din sa amin. Kapag kayo ma-attend, what an encouragement for us teachers of the Word of God. Pero pag wala, naghihintay ako ng madagal, wala namang umaaten, you really discourage me. Halos hindi ako nakakatulog pagka walang umaten. Meron akong invitation sa Zoom link, walang umaaten. Parang, lupay-pay din ang espiritu ko, mga kapatid. Kaya pag merong Zoom link, daluhan. Kung hindi ka makasagot sa mga tanong, hindi mahalaga yun. Mahalaga, nandun ka. Binibigyan mo ng pansin kasi alam mo, kailangan mo yan at alam mo, makakatulong ka rin sa iba. Yun ang tunay na Christian fellowship. So, we need Christian fellowship. Lagi mong tatandaan, I need to be part of the fellowship. I cannot be sufficient by myself alone, no? Pangalawa, we lack fellowship. Pag tinignan natin ngayon, lalo sa pandemya na ito, talagang lalong na-divide ang fellowship. Wala na halos pagkikita-kita. Lingguan na lang. Eh yung nga, linggo-linggo tayo nakikita, hindi pa tayo magkita-kita sa Zoom, mag-Bible study, lingguan na nga lang. Pinababayaan pa natin. Di po ba? So let us examine kung anong uri ng fellowship ang ating kinabibilangan din. Kasi baka ibang fellowship, iba ang uri ng fellowship ng ating kinabibilangan. Baka yung fellowship na yan, dinadala tayo hindi sa paglago, sa kaalaman, sa Panginoon. Baka yung fellowship na yan ay para lamang sa temporal na kasiyahan ng lamang, ng isip, ng damdamin, pero hindi lumalago sa Panginoon. Baka ganyan yung fellowship. So we need to seek true fellowship. At yun ang pangatlo. Kasi ang true biblical Christian fellowship ay naglalayong upang tulungan ang bawat isa sa paglapit sa Panginoon, upang lumago sa kaalaman, kabanalan, sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Yun ang tunay na Christian fellowship. So we need to seek such kind of fellowship. At meron tayo dito sa church, nag-o-offer kami. Nandito na yan. Hindi na ninyo kailangang lumibang pa sa ibang church na kung saan masasatisfy ang inyong curiosity or inyong mind, ang inyong isip, masasatisfy ang inyong damdamin, masaya mga kantaan, ang gaganda ng yung mga aesthetics nila, ang ganda ng sound system nila, ang video nila, walang problema. We're trying our best kung ano man yung means na binibigay sa atin ng Panginoon for us to continue our fellowship. It's not easy, but by God's grace, we are trying to do it by God's grace. Kaya huwag po natin kaligtaan ng fellowship. Anong sabi sa Hebrews 10:25? Do not neglect meeting together as some of you did. Kundi sa panahon na yan, lalo kayong magpalakasan sa isa't isa. Kasi nalalapit na ang araw, mga araw ng pagdating ng Panginoon. So we need to seek fellowship, mga kapatid. Kailangan mo yan. Kung ikaw ay Kristiyanong malungkot ngayon, lalo't higit na kailangan mo yan. Kung ikaw ay Kristiyanong mapag-isa,
problemado sa buhay, lalo mo kailangan ng fellowship. Huwag kang lumayo sa fellowship. Kung ikaw ay nalulupay-pay, lalo mong kailangan ng fellowship. At kung ikaw na may strong na mananampalataya, kailangan mo pa rin to. Kailangan mo pa rin ng fellowship. Ngayon, kung ang mahalaga sa iyo ay ang iyong kaluluwa, ang health ng iyong kaluluwa, kung mahalaga yan para sa iyo, at alam, mahalaga din para sa iyo ang tumatag, tumibay ang church. Huwag na yung lumago yung dami eh. Hindi na yun eh. Yung mga nandito sa church ay lumakas, tumatag sa pananampalataya. Kung mahalaga sa iyo ang church, hindi mo pababayaan ang fellowship. Hindi mo iiwanan. Hindi mo lalayuan. Hindi mo babaliwalayan. Magpa-participate ka. Kasi makabubuti yan sa iyong kaluluwa, sa kalusugan ng iyong kaluluwa at sa kalagayan ng iglesia para ito'y mapatatag. Pagsikapan mo maging matapat sa iyong pakikipag-fellowship, kapatid. So, yun ang nais ng Diyos na ating maunawaan sa hapong ito. So, kumusta ang iyong fellowship? Nawa, ang iyong fellowship ay sa Diyos, sa Triune God, sa Diyos Ama, sa Anak, at sa Espiritu. At dahil dyan, ay huwag mo rin mang kalilimutan na kabilang ka sa isang pamilya ng Diyos. Sa mga kapatiran sa iglesia na hindi po nakikipag-fellowship sa mga Bible study, ito na po yung panahon. In-encourage ko po kayo. Hindi po ito para kayo ay sumbatan, kundi para encourage kayo na malaki din po ang nawawala sa inyo, at the same time, malaki din po nawawala sa amin. Sapagkat yung inyong pakikibahagi sa fellowship, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pananalangin, yan po ay nagpapatibay, nagpapalakas, nag-encourage din sa amin na mga ginagamit ng Diyos bilang inyong mga tagapanguna. So, ito lamang po muna ang aking tatalakayin, at para po sa men, ipapatuloy po natin yung doctrine on the interpretation of scriptures and hermeneutics. Pero for the time being, for this devotion on Christian fellowship, just to encourage our brothers and sisters in the Lord, please, I beseech you, nakikiusap ako sa inyo, huwag nating pabayaan ang ating mga fellowship. Okay po ba? So, ito po nawa ay ginamit ng Panginoon para sa ating ikagigising ng ating mga espiritu at pananampalataya. Maraming po salamat. Asahan ko po inyong pakikipag-fellowship. God bless po.